Nika, ano yung reklamo mo? Doon po sa ex-boyfriend ko. Nung naging kami, after 3 months, nag-start na siya mambugbog hanggang sa nakautang siya ng halos umabot 200,000. Okay lang sana na hindi ko nakunin, kaya lang nung time na nalaman kong nagko-continue pa rin yung pananakit niya tsaka verbal abuse sa ibang models, doon ako nag-isip na sampahan ng reklamo kasi hindi siya matitigil eh. Pati yung bahay, yung laptop ko, yung pang DJ doon tsaka yung cellphone ko, ayaw niya isoli. Ano bang trabaho nitong lalaki? Manager daw siya. Yun yung lagi niya sinasabi. Pero every time na sasabihin niya, papasikatin niya yung model, laging bagsak ng model, hindi nila alam, bigla na lang sila papupuntahin sa club. Mga naghuhubad. So, talent scout. Yes po. Tapos, ipasisikatin ka. Mm. Yung pala, ilalagay ka lang sa KTV. Opo. Hindi po actually alam ng model, bigla na lang sila dadalhin dun. Actually, sila din ganun yung ginawa sa kanila. Ganun din sa inyo? Opo. Paano po nakilala ito? Nag-rehearsal po kasi kami before. Actually, hindi sila yung kasama ko nun. Meron ako dating grupo. Nag-rehearsal kami ng sayaw. Narinig niya ako mag-rap. Then after ko mag-rap, nilapitan niya ako bigla na, gusto mo ganito, ganyan. Ang dami niya sinabing pangako, like parang totoo, as in promising talaga. Napakabulaklak niya magsalita na kahit sino mapapaniwala niya. Then, meron pa nga siyang pinasok na 16 years old, sa ganun. Then, ginagamit niya yung bata para mangutang doon sa boyfriend, ibibigay ng bata doon sa kanya. Actually, meron din siyang isang ex na pinasok 16 years old doon sa ganun lugar. Tapos, ginagirlfriend niya? Hindi actually lahat. Pero yung magkakamali lang yung magiging girlfriend niya. Kasi hindi lahat nauto niya eh. So ikaw nagkamali ka? Nagkamali ako kasi galing akong province talaga bago maging kami. Then, ilang taong ka noon? Last year, 21 po. So nung ma-meet mo siya, 21? Yes po. So galing kang province kaya madali ka nauto? Madali pong nauto eh. Kaya sunod-sunuran po ako actually sa kanya. Tapos lagi niya sinasabi sa mga models na siya daw yung nagpakain sa akin. Siya daw nagbihis. Pero actually hindi totoo, lang nga siyang bangko bago maging kami. Ako lang may ipon sa aming dalawa, sir. So anong gusto mong gawin natin sa kanya? Gusto ko actually kung pwede talaga ipakulong. Pakulong po. Gusto ko talagang pakulong kahit... Meron kang mga papeles na kayo po'y nasaktan na binugbog? Yun nga po, wala. Picture eh. Po. Picture lang po. Meron. Ikaw ba naging girlfriend din ito? Hindi po. Naging girl group po kasi kami dati din. Okay. So, ang sabi po niya, parang racket lang po yun. Pina-regular po kami dun sa yun. Pero ako, nag-stop na po ako kasi hindi ko kaya. Hanggang dun po, inaantay po namin na magbigay siya ng event, pero wala po siyang binibigay. Siya po'y nagpapanggap din ng photographer? Yes, nagpapanggap po siya ng photographer. Tapos, actually, gusto niya padalit yung mga pictures kasi sinabi kasi hindi kasama yung ulo niya, pero pinicturean siya ng nude. Yung picture ko daw po na walang kasamang mukha, for clothing daw po kasi yun. Hanggang ngayon, wala pa rin po nilalabas na clothing po. So, pinicture ko kayo ng nude. Opo. Ang sabi, katawan lang, walang kasamang mukha. Pumayag naman ikaw. Siyempre, may bayad daw po, offer, ganyan. Then, para po ma-discover din po, ganun. Pero hindi naman po totally nude. Hindi po talaga totally nude. Pero so, walang mga, yung parang damit lang talaga, skitang. Tapos, tibak, ganun. Kasi pinakakakuha niya po din kami ng four projects nga din po. Ba't ho kayo napapayag? Kasi po, may tiwala po kasi nagpanggap nga po siyang manager. Tapos yun pala, walang kahinatnan yung kanyang mga pangako. Opo, matagal na po. Almost 2 months na po yun. Hinihingi po namin sa kanya yung mga pictures namin. Ayaw po niyang ibigay. Okay, nakakausap niyo po siya hanggang ngayon? Hindi na po. Simula nung umalis na po kami. Nakakausap mo pa rin siya? Okay, nakausap ko siya pero walang nagre-reply. Kasi sinisingil ko siya. Binlock ako, Sir Rafi. Tapos, nung chinachat ko siya, nung una nakapag-reply ako, tapos afternoon nung nakita niya yung siguro yung mga comments ko sa Facebook niya, then yung chat ko sa kanya, binlock ako bigla. Then afternoon in-unblock niya ako, pero naka-deactivate yung Facebook niya. Naka-deactivate kasi ako. Nag-post ako sa kanya eh. Like, ano pangalan niya po? Michael Periquet yung totoo niyang name. Ano po to, may lahi? Parang wala, no? Lalwi. Ano yung apelid niya, Periquet? talagang pangit niya. Ba't mo pinatulang? Ganda-ganda mo, pinatulang mo yun. Kasi ganito yun. Hindi talaga ako tumitingin sa itsura. Actually, wala akong pakialam kung walang pera yung lalaki, kung pangit siya or hindi. Ang sa akin kasi, kung dawin niya ako itrato dapat. Pero yung dawin niya ako itrato, hanggang 1 month lang after noon, nag-start na siya mambugbog. Dumating pa sa point, tinulak niya ako sa sopa, pinagbubugbog niya ako, pinagbibintangan niya ako, may lalaki. Tapos pinilit niya ako pumasok sa KTV bar. Tapos nung pinilit niya ako, unang araw pa lang nag-iiyak na ako doon, kaya parang nakilala ko ng mga tao doon sa KTV. So yung mga talent niya, sinusyota niya doon sa papayag naging hindi niya po sa lahat na sinusyota. Bali, gagawin po niya ipapasok
So, yun lang po, doon lang po siya manager. So ang pangako niya gagawin kay model. Opo, at hindi niya sinasabi yung real reason, sabi papasikatin. Opo, pero ang real reason is papasok kayo sa KTV. Papasok lang po sa mga obmis. Yun parang mga Japanese po yung mga nakagawa. Eh ba't po kayo pumapayag? Kala kasi sir, pag sila pumayag, bubugin ako nun. So para siyang pimp, kung tawagin bugaw. So pag hindi kayo pumayag, bubugbugin. Actually ako, yung binugbog niya. Then meron siyang isang model, sinunugan niya ng passport. Kasi ayaw niya pumunta ng Japan. Nagkagusto siya dun sa model na yun eh. Nagkagusto siya dun sa model na yun, sinunog niya yung passport para di makaalis. Tapos yung babae, sobrang puti, nakikita yung mga pasa agad sa kanya. Ako nga sir, di pa ako ganito kaputi, pero 1 month bago mawala yung pasa ko eh. Pag kayo po'y nasa, anong nangyayari dun? Okay pa siya, kasi wala naman formal, take out dun. Formal, nakagaw po naman po kami, pero tinitable. Opo. Which is, hindi pa rin ganun kaganda, opo, kasi iinom ka pa rin. Opo, iinom din. Eh, hindi naman ako marunong uminom, sir. Siyempre, yung mga lalaki dun, pipilitin ako uminom. Isang inom parang ng shot glass. Tequila po kasi yung iniinom. Mm-mm. Isang shot glass pa lang, lasing na ako. Uminom akong lasing, pinagbubugbog ako. Ano ba naman yung, pinasok mo ko dyan eh, kasalanan mo nga yan kung ba't ako umiinom eh. Hindi mo dapat ako sinasaktan ng ganun. Pag kayo po'y napasok niya na doon, anong nangyayari? Ano, nakikinabang din ba siya sa kita niyo? Yes, malaki po kita niya actually. Nakalimutan ko nakita niya. Pero hindi siya kikilos siya, ng walang kito. Doon, pero hindi po namin alam kung magkano yung cut niya. Ang pinakasumbong dito kasi gusto niyo po maging model. Yun ang pangako niya. Kaya naakit kayo doon sa kanyang pangako sa mga offer. Yung pala, ilalagay lang kayo sa KTV bar. Ba't niya kayo sinasaktan? Sasaktan niya ako pag nagsiselos siya, which is wala namang dahilan. Kung ba't siya nagsiselos, bawal akong umalis ng bahay, bawal ganito. Nakakulong lang ako sa bahay, literal nakulong. Tiningnan ko kung ako lang ba'y ginanon niya, pero hindi. Chinat ko kasi yung ex niya eh, ganun din yung ginawa eh. Inutangan, binugbog, inanakan. Buti na nga lang po daw nagkaanak. Parang nilinervous kayo? Takot na takot kayo rito? Kasama siya nagdadrugs kasi kasama niya sa loob ng bahay nagdadrag. So, kinakabahan ako ba umamay pagkatapos niyan. Bigla na lang ako tambangan dun sa kung saan ako nakatira. Ay, medyo kinakabahan pa rin ako. Tsaka yung trauma binigay niya sa akin, grabe. Eh, patukang na natin to. Mas okay, sir. Gusto ko din siya ng padrag test sana. Lalo na kasama niya yung Tempest. Kasi yun, nagmamariwana yun sa likod ng CR lang namin. Pero ikaw ba, hindi kanya naayaya na gumamay? Ay, never po. Yun ang hindi ko talaga ginawa. Never ako nagpaaya sa kanya sa ganun. Kasi kahit actually yung inom, ayoko talaga eh. Kinat ko agad yung inom na yun kasi ayoko nang may bisyo, ganyan. Anong gusto niyo? Kunin natin yung mga gamit mo doon sa bahay? Gusto ko pong kunin yung gamit tsaka yung pera ko. Magkano po yung pera? Actually, umabot siya ng 200K eh. Kinuha niya yun sa bangko ko. Sinasabi niya lagi, paano ako nagkautang? Sinasabi niya sa mga models, pero sa akin hindi niya sinabi. Paano ako nagkautang sa'yo? Eh, magkarelasyon tayo. Ano ba naman niya? Sabi ko, iba pa nga yung utang na inutang mo talaga sa akin, yung 200K. Pera pa doon yung mga pinapakain ko sa kanya, which is libre na nga kasi magkarelasyon kami. Ilan ho ba ang talit niya lahat-lahat ngayon? Marami po eh. Marami po. Meron may nakatira pa po ata sa kanya. Sa ngayon po sa bahay, may nakatirang 3 talit. Oh. Ikaw may anong bahay? Opo. Actually ako, renta yun. Kanina nakapangalan ko? Ako po, nakapangalan kasi ako nagbayad. Patatalsikin natin siya. Gusto mo? Opo, gusto ko po talaga. Sige, saan lugar yan? Santa Ana, Manila. Okay. Nagkikitira siya ngayon dyan, tapos nagdala pa siya ng ibang babae. Doon po kasi siya nabibiktima. Doon siya nagpapatira ng models, doon niya gagawin lahat ng mga kalokohan nila. Hello, Michael. Sir, si Rafi Tulfo po ito, sir. Ay, sir, umalis po. Lumabas po si my baby po. Sir, makinig ko kayo. Ang concern, sir. Ikaw ba si Tempest? Ay, hindi po. Pupunta ko kami dyan sa bahay ni Nika. Para kunin yung mga gamit niya. Hindi ko po alam yung regarding dyan, sir. Kasi hindi naman po ako taga rito, sir. Kaibigan niya po to. Nasaan si Michael? Lumabas po siya. Binili. Anong sir, binili niya? Hindi ako naniniwala. Hindi lumalabas siya ng umaga. Motor, eh. Gabi ang alis nila. Sino kayo, sir? Anong pangalan nyo? Kaibigan niya po si Daniel po. Bakit kayo nandiyan sa bahay, Daniel? Mm-hmm. Sa bahay ni Nika? Kasi ang alam ko po, si Mike po yung nakatira dito, sir. Si Mike di na tumalo lang po ako. Ba't ka nandiyan? May paalam ka ba kay Nika para tumira dyan, sir? Hindi ko po kilala si Nika, sir. Bali, hindi naman po ako, dumalaw lang po. Dumalaw lang? Kaibigan ko po si Mike, matagal na, sir, since childhood po. Meron pang mga babae dyan ngayon? Mga models ba dyan ngayon? Hindi ko po alam, sir. Hindi, dumalaw lang po ako rito. Hindi, kaya nga, di ba, nasa loob ka ng bahay. Hindi naman siguro mansyon yung bahay. Oh, pakitingnan lang sa mga kwarto ka. Kasi sir, may taso. Pakikatok lang kung nandiyan yung mga babae. Si si Alex. Ayoko sir manghimasok sa ganyan, sir. Eh. Dumalo nga lang po ako, sir. Dinalo ko po si Sino nga nagpapasok sa iyo? Nagkatago na. Eh nasaan si Mike ngayon? Lumabas. Hiniram lang po yung motor ko, sir. Bumili po ng piyesa ng motor. Sira po yung motor niya. Wala ko ba hindi niya alam po nasaan? Hindi ko po alam eh. Saan ka ngayon nakaupo diyan? Nakaupo ka ba diyan? Nakahiga?
ano ba, nakakulambitin? Lumabas lang po ako rito, sir, sa may labas, sa may harapan po ng bahay kasi wala po signal sa loob. Sir, kasi pagdating nga po niya, aalis din po ako, may trabaho po kasi ako. Sige, sabi mo kay Michael, makinig siya mamaya. Sige po, dumating po. Oo, at saka pupunta kami dyan at siguraduhin lang niya na pagdating namin dyan, yung mga babae na nandyan, wala hong galos at hindi magreklamo sa kanya. Dahil kapag nagreklamo sa kanya, yung mga babae na naabutan namin dyan, on the spot, siya ipuposasan. Nag-gets nyo, Sir Daniel? Pakisabi lang. Yes, sir. Baka kalating po, sir, masasabihin ko po. May nervous ka pa rin hanggang ngayon? Nailo ko, sir. Ay, nailo siya. Ah, doon na lang siguro sa ano? Dun. Ay, sa Anchors na lang, sir. Oh, shit. Sige. Sa, tulungan niya. Kuya, baka meron siya tubig parts. Ah, kuha nga tayo ng tubig. Okay, kailan? Sir, thank you. Okay, kailan? At least natapos na to. Opo. Okay. Kuha nga kayo ng tubig. Opo, sir. Natapos na po. Anong naramdaman mo ngayon? Nailo, kinakabahan. Okay, pero at least nabawasan yung kaba mo nung nakita mo nagpakumbaba siya. Opo, sobra. Dati ba matapang siya? Sobra, sir. Iba yung ugali niya ngayon. Ibang-iba, sir. Kaya tanong ko sa kanya kanina, ba't parang iba yung tono mo eh. Dati, ikaw lang ang kinakaya-kaya niya. So, oo, lagi niya sinasabi, ano, magsalita ka, kaya mo magsalita. Yan, parang ganun yung ginagawa niya lagi. So, gano'n na kayo katagal, ma'am? Nag 10 months po kami nun eh. 10 months ko tiniis yung lahat, sir, kasi hindi talaga ako makatakas eh. Alam niyo, ganun ho talaga yung sa mga girls na hawak ng mga pimp. Nandun yung fear na tinatakot na kapag ikaw ay tumakas, umalis, physical harm ang darating sa iyo. Ganun siguro, may panakot sa iyo. At nagawa niya nga yun nung sinaktang ka at nabugbog ka niya, tama? Opo. Ginawa niya lahat yun. Siguro lahat ng negative na nangyari sa akin sa kanya nagsimula. So, hindi talaga ako makapagsalita ngayon ng maayos eh. Mas okay ng pakiramdam mo ngayon kumpara sa kanina? Opo, mas okay naman po kasi lagi kasi ako natatakot yung lalabas ako ba mamaya may bigla na lang mangbato sa akin ng kung ano. Kasi iba talaga ugali nun eh. Pero hindi na humangyari yun ngayon, lalo pat na media na nag-booking na po yung mga pinagagawa niya. Hindi na gagawa ng kalokohan yun. That I can assure you. Nakita mo naman, nagpakumbaba na siya. Nandun na rin yung takot niya. Pero itutuloy pa rin natin kaso. Nasa iyo yun. Apo, sige po, tuloy po natin. Kasi kapag di natin tinuloy, magiging iyayabang pa niya yan. Natulfo na nga ako eh. Ano ba ako? Ano siya magyabang? Like parang minsan, kapag naanuhan siya ng kaso, no, ilang beses na ako nakasuhan, di pa ako natutuloy. Kapag hindi natin tinuloy ito, magyayabang yan sa ibang tao. Nakasuhan na pala siya dati? Ang sabi niya sa akin, parang warning lang yun. Eh, parang ganun lang po eh. Pero hindi ko na po inungkat kung ano yung mga gustong ikasa sa kanya ng mga babae din. Babae lang talaga kaya niya. Kasi pag lalaki, di siya ubura talaga. Mamaya ho, pagpunta natin doon sa apartment ninyo, anong gusto niyong gawin? Kunin ko po lahat ng gamit sana. Papalisin po siya talaga. Tapos kunin mo yung mga gamit? Opo. Saan po kayo pupunta? Meron naman po akong tinitiran ngayon eh. Matagal na po kasi actually na nangyari yun. Mga January pa po. So nakaraos na po ako. Kunin mo yung mga gamit, alis ka na. Yes po. Palisin din natin siya. Sino titira doon? Kung gusto po ng models na ituloy yun, okay lang naman po sa akin. Sa kanila na lang po yung bahay. Pero kung nandun po si Mike, ayoko. Ikaw, Juan, gusto mo ba magsampa rin ng kaso laban kay Michael? Para po sa pambubugbog niya lang sa best friend ko. Kasi galit na galit talaga ako doon. Hindi po kayo pwede mag-file ng physical injury kay Michael dahil sa pananakit sa kanya. Pwede lang po kayo mag-witness. Pero kayo mismo, meron ba kayong reklamo laban kay Michael? Niloko niya po kami. Pinaasa po sa mga offer po na pangako na gagawing papasikatin. Na girl group, ganun. Kaya naman po, ma'am. Gusto niyo ba magsampa ng reklamo? Witness lang po kami. Kayo po, ma'am. Kaya din po. Kasi po, pare-parehas lang din po kami ng case. So, magtitisigo na lang kayo for her laban doon sa lalaki yun. Yes, pero kayo ho, hindi magsasampa ng reklamo. Hindi po. Anyway, yung mga larawan na sabi niyo, ba't hindi pa naman lumalabas yun. Babantay-bantay lang po natin sa oras na yun po ay lumabas sa social media. Makipag-coordinate kayo sa amin at agad-agad itakpo natin sa ADG. Okay ka na, Nika? Opo, okay na po. Medyo nanghihina lang.
Kinabahan kasi ako nung narinig ko na naman yung boses niya. Ano ba yung mga picture meron siya? Ito pa, nandito po. Normal na yan, sir. Talaga pangit na talaga siya. Eh, ba't mo nagustuhan kung normal siya pangit? Sir, ako kasi yung bae nandito meeting sa itsura. Kapag nagpupunta nga kami, sir, ng mall, sumisigaw mga tao, Happy Father's Day doon. Parang alam mo bakit na ako. Happy Father's Day? Alam mo naman, sir, Diyos ko. Ha? Matanda. Ang pangit talaga siya, sir. Baguhan na model. Tapos chinachat siya na sana dumasaya na kami sa ginawa namin. Mga ganun. Parang... Kumakapi sa kanya? Na brainwash niya kasi yung mga models doon. Siguro bago pa lang to, kaya ganyan siya magchat. Pero, anong sinasabi? Sana masaya na si Kyo sa ginawa niya. Damay na pati mga costume ko na bagong bili lahat. Ang laki ng ginastos ko. Siya pala gumastos. Naiwan doon sa bahay nila. Wala na pala sila doon. Di ko na makuha. Sino nagsabi niyan? Model po niya. Doon sa bahay. So ikaw pang sinisisi sa halip na dapat matuwa? Yung sinisisi. Eh, bakit ka sinisisi? Ako po yung last na umalis doon, then bigla pong nag-boom yung issue po na ganyan. Sa palagay nyo, mga ilan mga babae, lahat-lahat ang dumaan sa kamay niya? Ang sabi po niya, nasa 400 na daw po. Pero nakausap ko mga models niya before, nagagalit din sa kanya. So yung 400 na ito, nasaan sila scattered? Iba-iba na po kasi sila. Ang tagal na kasi na sila. Taga saan ba talaga itong taong ito? NPA. No permanent address. Kaya so, sa babae siya talaga umaasa. Kung sino yung girlfriend niya, doon lang siya titira. Sabi niya may bahay. Siya sa Laguna. Ano bahay? Diyos ko talaga, wala siyang bahay. Yabang lang niya yun, mayabang kasi siya. Wala siya kahit ano. Kung meron siya, syempre hindi naman siguro makapal mukha niya para magstay siya doon. Tsaka may bahay din daw siya, malapit lang din daw po doon sa tinitirhan. Bahay ng nanay niya. Uh-oh. E di sana doon na lang siya tumira, hindi yung nakikikapal siya ng mukha doon sa bahay ko, diba? Ano pang pakilala niya sa inyo pag ina-approach niya kayo na sino daw siya? Manager po siya. Tapos yung treatment po doon, kumbaga pagka may una siyang pasok na model. Pero paano niyo na kayo na nakikilala? Facebook lang din po. Kasi po, kinuha niya po ako talagang guitarist po sa girl group din po na band. Matutuloy nga daw po for projects nga po na hanggang ngayon wala pa po yun. Last year pa po yun. Ah, so pinangakuan ka para sa isang girl band, yes, project. Saan niya kayo nakilala? Sa? Facebook lang din po. Tapos nung nag-meet kayo, nagbigay ka ng pera sa kanya? Ay, hindi naman po. Pero hindi kanya na pasok doon sa girl band? Hindi po. Pinaasa niya lang din po ako. Pero ano nangyari sa inyong dalawa? Hindi po yung bagsak po namin.